Just an additional example, just to give you an idea, what's the what are you going to do if this will be the case? Na if you have to add a fraction and a fraction, a rational function plus a rational function na may tawag nito, parang fraction plus fraction na may kasamang mga variables. So ganun lang din ulit, LCD lang din siya. Kaso what you're going to do is, 'di ba, dun sa mga previous example, one lang 'to. So kinokopya niyo lang yung isang term sa denominator. If this will be the case and hindi sila magkapareho, all you have to do is by ang LCD nilang dalawa is silang dalawang term na 'to. So ang LCD nito at ito ay x minus 1 multiplied by 5 minus x. And then, ganun ulit, LCD divided by the denominator times the numerator. So, parang ang mangyayari, LCD x minus 1 multiplied by 5 minus x, huwag nyo ito ifo-foil ha, mahihirapan kayo, all over the denominator x minus 1. So, pagka ganito yung case, diba we can eliminate x minus 1 in this part. Then, matitira yung 5 minus x multiplied by the numerator. So, magkakaroon tayo ng 5 minus x multiplied by x plus 2. Tapos, plus. O, ulitin ko, paano ko yun ginawa? Ang LCD ay yung parehong denominator pag magkaiba sila. Then, LCD divided, ito yon. LCD divided by the denominator, which is x minus 1. So, matatanggal yung x minus 1. Then, the remaining term should be multiplied to the numerator. Kaya tayo nagkaroon ng 5 minus x multiplied by the quantity of x plus 2. So, same goes with the second addends na ganun ulit, LCD. Wait lang. Ayusin natin to. LCD x minus 1 na 5 minus x. Sinusulat ko para ma-visualize nyo. Divided by the denominator, which is 5 minus x. So, for this one, ang makakancel naman ay yung 5 minus x. So, the remaining term is x minus 1. Then, you multiply it with the numerator na x plus 3. So, we will have x minus 1 multiplied by itong remaining term times the numerator x plus 3. Ganun lang. Then, yun nga lang dito, di ba, dun sa mga previous example, pagka ito ay isang term lang at ang denominator niya ay 1, isa lang yung fino-foil nyo. Pero for this case, dalawa yung ifo-foil natin. So, mahaba-haba nga lang to, ganun talaga, wala tayong magagawa. You retain the denominator as it is. Kahit wag nyo na siyang i-foil, pwede na yon. Pero kung gusto nyo pahirapan yung sarili nyo at gusto nyo siyang i-foil, pwede din naman, walang problema. So, using the foil method to simplify the first addends, we'll have 5 times x, the answer is x. And then, outer term, we have positive 10. And then, inner term, we have negative x squared. And then, last term, we have negative 2x. Tama ba ako? 5x, first term, outer term, positive 10, negative x squared, inner term, last term, negative 2x. Okay. Next, we have x squared, tapos outer term plus 3x, inner term is negative x, and then last term is negative 3. Is correct. X squared, outer term 3x, negative x, and then negative 3. And since the operation is addition, simplify natin yung terms inside the parentheses. So, dito na lang para makikita nyo ba? Yes, makikita naman. Okay. So, dito sa first addends, nakikita ba? Ay, hindi pala nakikita. Ulitin na lang natin. 5x plus 10 minus x squared minus 2x plus x squared plus 3x minus x minus 3 all overs
x minus 1, 5 minus x. Tama ba? X squared plus 3x minus x minus 3. Okay! So, simplifying the terms inside the parentheses, we'll have negative x squared. Tapos, you combine like terms. So, ito ay positive 3x. Tama ba tayo? 5x minus 2x is positive 3x. Then, plus 10. So, ito yung sa first. Then, sa second, we have x squared plus 3x minus x ay 2x minus 3. All over x minus 1, then 5 minus x. Then, since ito ay addition, you just omit the parenthesis kasi wala naman tayong i-change ng sign. Pero just in case, this will be a subtraction. Kailangan mo munang palitan to, yung mga operation niya, bago, or yung sign, bago kayo magtanggal ng parenthesis. So, since addition lang naman siya, wala tayong magiging problema. So, combine like terms, negative x squared plus x squared is 0. So, cancel. 3x plus 2x is 5x. And then, 10 minus 3 is 7. Tama ba ko? 3x plus 2x, 5x, 10 minus 3 is 7. All over x minus 1 multiplied by 5 minus x. Ma'am, kailangan pa naming i-foil yung nasa denominator? No need, kasi acceptable naman na yan. Pero if you're a teacher, pag hindi na ako, syempre, pagka sinabing teacher yung kailangan nyo i-foil, edi i-foil. Pero with me, okay na yan. So this is the final answer.